Pasensya na, Annika, kung nagawa ko mga bagay na yon. Hindi ko din alam kung bakit ko ginawa ang mga yon. Para bang totoo ang mga sinabi nito at napaniwala ang mga kapatid na totoo itong nagsisisi sa kanyang nagawa. Ang hindi alam ni Leslie ay nahalata na ng binata ang kanyang pagbabalat kayo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-anim na kabanata. Leslie? Gulantang natawag ni Annika kay Leslie dahil bigla na lamang itong bumulagta sa sahig. Nag-aalala agad si Annika para kay Leslie at sinisi ang kanyang sarili. Dali natin siya sa ospital. Tura ni Clifford at kaagad na binuhat ang dalaga patungo sa sasakyan ni Annika at hinatid ito sa ospital. Kuya, anong gagawin natin? Natatarantang tanong ni Sheena habang hawak-hawak ang telepono ni Leslie at maya-maya ay tumunog ito. Inagaw iyon ni Cyril at sinagot ang tawag. Hello po! Bungad ni Cyril at garalgal ang boses ng dalaga. Sino ito at bakit mahawak ang cellphone ng anak ko? Masungit na tanong ng ina ni Leslie mula sa kabilang linya. Si Cyril po ito, kapatid niya. Nasa ospital po ngayon si Leslie. Ite-text ko po sa inyong address. Tura ni Cyril at labis ang kabang na darama nito. Bakit? Ano nangyari? Galit na tanong nito. Bigla na lang po siyang nawalan ng malay. Paliwanag ni Cyril. At wala na itong narinig pa na sagot mula sa adoptive parents ni Leslie, kung kaya tinext niya na lamang dito ang address kung saan nila itinakbo ang dalaga. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor at kinausap ang mga ito. Ayos naman ang pasyente. Wala kaming nakikitang mali. Maybe she was just depressed or stressed. She needs only some rest. Wika ng doktor at umalis na. Nakahinga naman ng maluwag ang mga ito. Ngunit si Annika ay patuloy pa din sa pag-iyak. Kasalanan ko ito eh. Kung hindi na lang sana ako pumatol sa kanya, eh di sana hindi mangyayari ang bagay na to. Umiiyak na paninisin ni Annika sa kanyang sarili. Shhh! Hindi mo kasalanan na nangyari. Walang may gusto nito. Pagpapakalma ni Clifford kay Annika. Maya-maya ay biglang dumating ang mga adoptive parents ni Leslie at mababa ka sa mukha ng mga ito ang galit. What happened to our daughter? Galit na tanong nito kila Clifford. Pasensya na po, kasalanan ko. Pag-ako ni Clifford. Sabi ko na nga ba, walang magandang maidudulot ang lalaking ito sa buhay ni Leslie. Bakit ba kasi kailangan na hanapin pa ito ng anak natin? Ano ba ang gusto mo? Pera? Magkano? Ibibigay ko sa'yo. Pangiinsulto ng lalaki kay Clifford. Hindi ko po kailangan ng kahit anong pera. Mas mahalaga po sa akin na makita silang maayos. Paliwanag ni Clifford. Aba, gusto ata nito ng alahas. O baka gusto mong hut-hutan ang anak namin kaya ka ganyan? Litanya ng mga ito at hindi na nakatiis pa si Annika. Teka po, grabe naman kayo sa pangiinsulto kay Kuya Clifford. Hindi niyo po siya lubusang kilala, kaya huwag niyo pong husgahan ang pagkataon niya. Huwag niyo pong tapakan ang kanyang dangal. Ni kahit na sinti mo, wala pong hinihingi si Kuya Clifford sa amin. At hindi niya po kami pinilit na magstay sa tabi niya. Ako pong may kasalanan kung bakit nangyari yan kay Ate Leslie. Nagtalo po kasi kami. Pangangatwiran ni Annika sa adoptive parents ni Leslie. So, ikaw ang may kasalanan. How dare you to hurt my daughter? Palibhasa, walang pinag-aralan kaya ganyan. Pang-insulto ng babae kay Annika. Nang napiling tahimik lamang si Annika, tinanggap lahat ng mga sinambit sa kanya ng adoptive parents ni Leslie. Matapos maliitin at sabihan ng masasakit na salita si Annika, ay pinaalis sila ng mga ito, kung kaya't wala nang nagawa pa ang mga ito kung hindi umalis sa ospital at ipaubaya si Leslie sa adoptive parents nito. Samantalang si Cyril at Sheena naman ay nanatiling tahimik at walang kibo dahil sa panlulumo at pagkaawa kay Annika
dahil alam naman nila ang totoo na wala itong ginawang masama. Ngunit dahil pinangunahan sila ng takot, ay nanatili silang tahimik at walang kibo. Pag-uwi sa tahanan ay tahimik lamang ang mga ito at walang imik. Kasalanan kong lahat ng to eh. Sana umiwas na lang ako. Eh di sana hindi nangyari ang bagay na to. Kagaguhan ko to eh. Paninisi ni Annika sa kanyang sarili. Kaagad na niyakap ito ni Clifford at inalo. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Bakit pa kasi hindi mo sinabi yung totoong nangyari? Tura ni Clifford at inalo ang dalaga. Si Cyril at Gina naman ay walang imik at nagigilty din dahil hindi nila nagawa magsalita at ipagtanggol man lang si Annika at Clifford mula sa mapanghusgang adoptive parents ni Leslie. Bakit pa? Para saan pa kung hindi naman sila makikinig? Tura ni Annika at napahilamos na lamang. Napabuntong hininga na lamang si Clifford at nakita ang kabutihang taglay ni Annika. Natouch ang binata dahil sa pagiging mabuting kapatid ni Annika at handang akuin ang lahat para lamang hindi na lumaki pa ang sigalot. Matapos ang pangyayaring yon, nag-alala pa din si Annika para kay Leslie at sinisisi niya pa din ang kanyang sarili sa nangyari. Samantalang si Cyril naman at Gina ay lumapit kay Annika. Ate Annika, hindi mo naman po kasalanan ang lahat. At saka pasensya ka na po ah, kung ganun ang nangyari. Tura ni Gina. Gumiti naman si Annika at niyakap ang dalawang kapatid. Ayos lang. Ang mahalaga ay maging okay si Ate Leslie. Wala namang may gusto ng lahat eh. Naluluhang wika ni Annika. Bakit kasi inako mo lahat? Karapatan din naman nila malaman ang totoong dahilan. At saka hindi mo naman kasalanan kung bakit depressed o stressed si Ate Leslie. Kasi sa tingin ko, mahigpit ang nagpalaki sa kanya. Kaya baka ganun si Ate Leslie. Tura ni Gina. Kaya nga Annika, hindi naman porket nagtalo kayo ay kasalanan mo na. Paano nila malalaman ang kamalian nila Ate Leslie kung hindi nila alam? Wika ni Cyril. Hayaan niyo na, tapos naman na. Wala na tayong magagawa pa. Tura ni Annika at ngumiti na lamang. Sorry Annika, hindi ka namin na ipagtanggol. Sana kasi kasing tapang mo kami. Ibahag kasi buntot namin. Lalo na't may impluensya ang mga yon. Paghingi ng pasensya nila Cyril kay Annika. Wala yun, ano ba kayo? Tsaka hayaan nyo na lang yun. Ipagdasal na lang natin na maging okay si Ate Leslie. Tura ni Annika. Kahit na ganun ang ginawa sa'yo ni Ate Leslie, ang bait-bait mo pa din sa kanya. At inaalala mo pa rin siya. Tura ni Gina. Magkakapatid tayo, diba? Kaya dapat lang naalalahanin natin ang isa't isa. At saka hindi porket nag-away kayo o tayo, hindi na natin aalalahanin ang isa't isa, diba? Mahal ko kayo, kasi kapatid ko kayo. Ano man ang hindi natin pagkakaunawaan, alam kong maaayos natin yon. Tura ni Annika. Sana ganyan din si Ate Leslie, ano? Sana ganyan din kami sayo. Naluluhang tura ni Gina at nagyakapan ng mga ito. Natuwa naman si Clifford na makitang magkasundo ang mga ito. Makaraan ng ilang araw ay muling bumalik sa tahanan ni Clifford si Leslie. Ate Leslie! Magiliw na wika ni Annika at niyakap si Leslie. Peking umiti kay Annika si Leslie at saka nagturan. Pasensya ka na Annika kung nagawa ko mga bagay na yon. Hindi ko din alam kung bakit ko ginawa ang mga yon. Kahit ako naiinis sa sarili ko. Sorry din Kuya Clifford. Cyril at Gina. Kung pinag-alala ko kayo. Maluhaluhang wika ni Leslie. Para bang totoo ang mga sinabi nito at napaniwala ang mga kapatid na totoo itong nagsisisi sa kanyang nagawa. Ngunit sinambit lamang niya ang mga bagay na yon upang maging maayos sa paningin ni Clifford. Ang hindi alam ni Leslie ay nahalata ng binata ang kanyang pagbabalat kayo. Wala iyon Ate Leslie. Ang mahalaga maayos ka na.
Sorry din ah, kasi nagpadala ako sa inis ko. Wika ni Annika at humingi pa ng tawad kay Leslie. We are glad to see you fine, Ate Leslie. Super nag-alala kami sa'yo, lalo na si Ate Annika. Iyak nga siya ng iyak kasi nag-aalala siya sa'yo. Sinisisi niya ang sarili niya. And also Kuya Clifford cared about you. Sunod-sunod na tura ni Sheena. Matapos nun ay umalis si Clifford upang bumili ng mga pagkain para sa kanila at naiwan ang apat na magkakapatid sa tahanan. Hoy, Annika! Pwede ba umalis ka sa harapan ko? Nakakairita. Tura ni Leslie at nagkatinginan na lamang ang tatlo. Ate Leslie, akala ko ba okay na tayo? Nagtatakang tanong ni Annika. Okay tayo kasi nandyan si Kuya. Pero dahil wala siya, pwede ba dumistansya ka? Mataray na wika ni Leslie at napakunot na lamang ang noo ng tatlo. Sa tuwing naririyan si Clifford, ay umaakto si Leslie na tila ba napakabait. Ngunit sa tuwing wala ang binata, ay palagi nitong kinakawawa si Annika. Isang gabi habang natutulog ang mga kasama, ay nagkwentuhan si Leslie at Cyril. Alam mo ba Leslie, minaliit kaya ng adoptive parents mo si Kuya Clifford? Panimula ni Cyril. So what? Walang emosyong sagot ni Leslie. Wala ka bang pake? Ininsulto nila si Kuya Clifford. Tapos sasabihin mo, so what? Buti na nga lang nandun si Annika eh. She stand for Kuya Clifford. At inakong kasalanan na dapat ikaw ang sisihin. Tura ni Cyril. At baka sa mga salita nito, ang inis sa reaksyon ni Leslie. Eh wala naman talaga akong pakialam. And they deserve it. Tura ni Leslie na wala man lang pagsisising makikita sa mukha. Deserve it? Hindi ka ba nagigilty? Kunot noong tanong ni Cyril. Gumisi naman si Leslie na nakakaloko. Bakit naman ako magigilty kung sinadya ko yon? Tura ni Leslie at sakto naman na nadinig ni Annika ang lahat. Ano Ate Leslie? Sinadya mo yung nangyari? Singit ni Annika sa usapan ng dalawa. Shh! Ayan na naman si Pabibo. Grabe, ang bilis ng pandinig ah. Pamimiloso po ni Leslie kay Annika. Ano Ate Leslie? Tama bang narinig ko na sinadya mo yon? Hindi mo ba alam kung anong salitang natamo ni Kuya Clifford ng dahil lang sa nangyari? Ininsulto nila si Kuya Clifford. Tapos sasabihin mo sinadya mo yon? Inis na wika ni Annika kay Leslie. At pakiramdam niya ay para bang hindi nakapanipaniwala ang mga sinasabi ni Leslie. So? Ano, sasabihin mo na naman kay Kuya Clifford? Sabagay, dyan ka naman magaling, di ba? Magpaawa. Umasta na santita para agaw atensyon ng lahat. Sabagay, hindi na ako magtataka. Mula ka nga sa hirap, di ba? Tapos bigla kang umangat. Aba, ano bang malay mo kung pati pala head director sa modeling company na pinapasukan mo, inilandi mo din. Tura ni Leslie at labis na nasaktan si Annika sa sinambit nito. Oo, mahirap lang ako. Mula ako sa wala. Pero Ate Leslie, never kong ginawa ang sinabi mo. Malinis ang pagkatao ko. At narating kong kinahahantungan ko ngayon dahil nagsikap ako at nagtsaga. Pero ayos lang kung ganyan ang tingin mo sa akin. Kung dyan gagaan ang loob mo. Pero sana naman kahit si Kuya Clifford na lang irespeto mo. Humingi ka ng tawad sa kanya at aminin ang ginawa mo. Lumuluhang wika ni Annika. E paano kung ayoko? May magagawa ka ba? Pagtataray ni Leslie. Tama na! Ano ba Leslie? Hindi na kita nakikilala. Tsaka ano bang ginawa sa'yo ni Annika para pagsalitaan siya ng ganyan? At isa pa, tama naman si Annika. Kung mahal mo talaga si Kuya Clifford, hindi mo hahayaan na tatapak-tapakan siya ng ibang tao. Tura ni Cyril. So ngayon, panig ka na dyan sa pabibo natin na kapatid. Sabagay, she can manipulate everyone. Pero ibahin mo ko.
I will never be good to her. Ipakita mo na kasi yung tunay mong pagkatao. Galit na tura ni Leslie kay Annika. Tama na nga! Awat ni Cyril sa dalawa. Pabibo ka, diba? Sige na, magsumbong ka na dyan. Dyan ka naman magaling eh. Go ahead! Sigaw ni Leslie at tinulak pa si Annika. Hindi naman yun ang gusto ko, Ate Leslie. Ang hinihiling ko lang sa'yo ay aminin mo ang mali mong ginawa. Kasi mali yun. May nasaktan na tao nang dahil sa'yo. Hindi porket tapos na yun, ganun-ganun na lang yun. Kahit kay Kuya Clifford na lang humingi ka sa kanya ng tawad at aminin ang ginawa mo. Tura ni Annika. Anong aaminin sa akin ni Leslie? At bakit siya hihingi ng tawad sa akin? Biglang tura ni Clifford. Kararating lamang nito, kasama nito si Sheena na halatang naalimpungatan pa. Ni isa sa mga ito ay walang nakapagsalita at nanatiling tahimik. Tuluyan na kayang umamin si Leslie? O gagawa na naman ang kwento kung saan madidiin si Annika? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.